Good morning sa ating mga viewers ngayon sa RPV Learning Channel. So, ang ating topic ngayon ay kung paano mag-multiply from table 1 up to table 10. Marami sa ating mga estudyante, sa mga anak natin, nahirapan po mag-memorize ng multiplication table. At para sa kanila, mahirap yan dahil parang parusa na ginagawa natin sa estudyante natin o sa mga anak natin para kabisaduhin ang multiplication table. So without learning, medyo nahirapan sila. No? At ma-memorize man after a week, makakalimutan na nila yung pag-memorize ng mga multiplication table like sa table 1, table 2, table 3, ano ba yung mga sinasabi? So ngayon, ang tips ko para sa inyo ay yung gagamit lang tayo ng kamay ano, para umati mga daliri para mas maintindihan ng bata, hindi makalimutan yung pag-multiply ng mga numbers. So ituturo ko sa inyo kung paano multiply mula sa table 1 hanggang table 10 nang mas madali at mabilis matandaan ng ating mga anak at ating mga estudyante. At of course, ikaw rin bilang estudyante. Kahit college pa nga, gumagamit pa rin ang kamay. Minsan nakakalimutan natin yung pag-multiply. No? Pero kung alam mo na po gagamit ng daliri mo para mag-multiply, napaka-basic na sa atin mag-multiply ng mga numbers. No? Ayan, sige, simulan na natin. Okay, so magsimula muna tayo sa pagbibigay ng mga numbers sa ating daliri. Magsisimula tayo sa table 1, table 2, table 3, table 4, and table 5. So ang numbers ng ating mga daliri ganito. Ito ay 1, 2, 3, 4, and 5. Tapos ito, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. So meron tayong dalawang paraan para mag dalawang set no sa pag-multiply. So yung isang sa isang kamay natin, bibilangin natin ito, ulitin ko lang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. At sa kabila naman, 1 2 3 4 5. Ayan. So, sa part 1 po ng ating video, from table 1 to table 5 lang muna tayo. Dahil magkaiba po yung paraan sa pag-multiply mula sa table 6, 7, 8, and 9, and 10. So, ito ay part 1. No? At kung mas nahirapan kayo no, sa simula, ito ay para sa mga beginners anyway. Pero sa mga fast learner po natin, sa mga advanced learner natin. Minsan hindi nyo na po ito kailangan. Ito lang po ay para sa mga nagsisimula mag-multiply. No, paalala lang no? Sa mula sa grade 1, grade 2, grade 3. Ayan, ito po yung basic no? Para mas madali nilang maintindihan. Okay, ulitin ko lang. Itong side na to is 1, 2, 3, 4, 5. Tapos ito sa kabila, lagyan natin ng 6, 7, 8, 9, 10. Okay, simulan natin sa table 1. So pag sinabi natin 1 times 1, ito ay side natin ay 1. Ito yung 1. Ito ay 1. Okay? So 1 times 1. Ipapatong mo lang po ito sa kabila. Ipapatong mo lang to. 1. Yan. Bilangin mo lang siya. 1. Yan. Kaya 1 times 1 is 1. Okay? So tandaan po ito. Itong kabilang side, ito po yung magiging multiplier nyo. Then 1 times 2. Ito ay 1. Tapos sa kabila, 2. Ayan. Di ba ito yung 2 kanina? 1, 2. Okay. So, 1 times 2, ipapatong mo lang din ulit po yung itong 1 mo dito sa 2. So, bilangin mo. 1 times 2 is 1, 2. Ulit. 1 times 2 is 1, 2. Kaya ang 1 times 2 is 2. Next naman, ay 1 times 3. So, siyempre, kukunin mo ulit yung 1 dito sa kabila ay 3. Ayan o, yung 3 kanina, di ba? Okay. So, 1 times 3 is 1, 2, 3.
Okay? So, ang sagot ay 3. Pag 1 times 4, 1. Tapos, siyempre, ito ay 4. Yan. So, ipapatong mo lang din siya ulit. 1, 2, 3, 4. Kaya, ang 1 times 4 ay 4. So, sa 5, 1 times 5, ito yung 1 naman sa kabila. Ito ay 5, siyempre. So, bibilangin mo lang siya. 1, 2, 3, 4, 5. So, 1 times 5 is 5. So, pagdating sa 6, di 6, 7, 8, 9, 10. Madali na lang yon, no? So, kung ito ay 5, ang kasunod niyan, siyempre, 6. No? Identity property. Ituturo niyo rin sa bata, no? Any number multiplied by 1, yan. Or 1 multiplied to any number, the answer is a number. Yan. So, proceed tayo sa table. Table 2. Okay. So, table 2, ibig sabihin niyan 2 times 1, 2 times 2. Okay? So, table 1 is 2 times 1 tayo magsimula. Ito ay 2. Dito ka na sa kabila. 1, 2. Kasi ito yung 2. Then, times 1. Ito. 2 times 1. Ipapatong mo lang din ulit siya. Yan. So, dahil dalawa na siya, dalawang patong. Siyempre. 1, 2. Kaya, ang 2 times 1 is 2. Ito yung mga hindi na itinaituro no, sa mga estudyante natin. Na itong pinakamabilis ibilang. Dahil dalawa ito, ito ay 1. So, dalawa din bilang dito sa kabila. 1, 2. Dalawang patong siya. Okay? Kaya 2 times 1 is 2. Next, 2 times 2. Siyempre, kung magaling sila mag-skip counting, ang sana bawat bagsak nito dapat dalawa. Ganito lang dapat yun. 2, 4. Kasi dalawa po ito, kaya dalawa bilang bawat bagsak. 2, 4. Pero ang problema natin, yung mga estudyante po natin, sometimes, hirap po silang mag-skip counting no? By twos. Kaya ang gagawin mo na lang para mas mabilis at mas maintindihan nila na ang itong 2 at sa kabila, ilalakarin mo na lang. No? Ganito. 1, 2, tapos lakad. 3, 4. Kaya ang 2 times 2 is 4. No? Palalakarin niyo po ito dalawang bilang. Next, 2 times 3. O, di ba? 3 sa kabila, dito ito. So, bawat bagsak nito, suppose is 2, 4, 6. Ulitin ko lang, nahirapan yung bata mag-skip counting. Hindi nila kaya. So, ang gagawin mo, palalakarin mo lang, no? Ganito. 2 times 3 is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaya ang 2 times 3 is 6. Okay? So, same with 2 times 4. So, dalawa din pa rin yung lakad niyan. 1, 2, unang bagsak, dalawa, no? 2, 4, 6, 8. Ulitin ko lang, mahirap sa bata minsan yung nag-skip counting, lalo na yung mga slow learners po natin. Yung slow learners, yung mga babagal mag-pick up, no? Marunong din naman sila, yun nga lang, medyo kailangan magaling ka mag-explain o magpaliwanag sa kanila. So, ang gagawin mo na, lalakad ka na lang, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 times 4, 8. Yan. Next, 2 times 5. Ganon ulit, no? Skip counting mo lang sana by 2 yan pag kayang-kaya ng bata. Ganito lang ulit. 2, 4, 6, 8, 10. Pero kung hindi kaya mag-skip counting, bawat patak, isang bilang. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. See? 2 times 5 is 10. Eh, paano pag 2 times 6? Edi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, dahil ito ay 5, dagdagan natin ng isa. So, mayroon ka ng 10, 11, 12. Ayan. 2 times 6 is 12. Ganon din sa 7. Paglagpas dito ng 5, ito na yung 6, ito yung 7. Okay? 2 times 7, ganun din. So, mayroon ka ng 10, 11, 12, 13, 14. 2 times 8, and 15, 16. 2 times 9, 17, 18. 2 times 10,
1920. Ganun lang, no? Makamabilis. So, itong sa kabila, ipapractice nyo po sa bata na 1, 2, 3, 4, 5. Tapos, pag sinara mo, 6, 7, 8, 9, 10. Yung kabila, hanggang 5 lang po ito para mas hindi nyo magagamit. Pwede nyo rin baliktarin. Ito yung itong multiplier nyo, ito yung multiplicant. So, explain nyo rin po yan kung bakit siya naging multiplier, bakit siya naging multiplicant. Okay? Next. Sa 4. Ayan. Sa 4 time table 4 na po tayo. Sa table 4, mabilis lang din po ito kasi bawat bagsak niya ay 4. Halimbawa, 4 times 1. 4 times 1. So, ang bagsak nito dito sa kabila, dapat pagpatak niya, 4. Ang problema, si bata, hindi kagad alam yan. Yung medyo mabagal nga, no? Mahina mag-pick up. Pero natututo din naman. So, ang bilang yan, bibilangin mo bawat bagsak, sabihin mo sa kanya, ibabagsak mo to yung 4 dito sa 1. So, isa-isahin mo yung bagsak para mas mabilis. 1, 2, 3, 4. So, 4 times 1 is 4. Okay? So, 4 times 2. 4 times 2. So, ibig sabihin, dalawang beses babagsak itong 4. 4, 8. Kung magaling siya mag-skip counting, mas mabilis yung 4 times 2 is 8. Pero pag hindi, isa-isahin mo ulit yung bagsak niyan. 1, 2, 3, 4. Tapos, nilipat ulit. 5, 6, 7, 8. Kaya, 4 times 2 is 8. Next, 4 times 3. Ganun ulit. Palalakarin mo ulit yung 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Kaya, ang 4 times 3 is 12. And, next, 4 times 4. Oh, mabilis nga sana kapag skip counting, no? 4, 8, 12, 16. Pero sometimes, hindi ganun yung kabilis yung mga estudyante natin o yung anak natin mag-pick up ng mga numbers, no? Kaya, turuan natin na ibabagsak ito. 1, ibabagsak ito 4. Sa bawat daliri ay 4. 1, 2, 3, 4. Tatalon. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16. Yan. So, 4 times 4 is 16. Next, 4 times 5. Ito, 4 times 5. O, di, ganun ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 4 times 5 is 20. See? So, sa set pa 4 times 6, ganun ulit. Plus 4 ka lang din. 4 times 7, plus 4 ka din ulit. Ganun, no? So, ang gagawin nyo, palalakarin nyo lang po itong daliri ninyo. Okay? Ayan. Next, proceed po tayo sa table 5. O, sa table 5, medyo mabilis yung mga estudyante dito kasi mabilis sila mag-skip counting sa table 5, sa table 10. Sabi nga, so 5, ito ng 5, buo. 5 times 1, unang bagsak is 5 agad. 5. O, kung hindi pwede, kung hindi nila kaya, edi, ibabagsak mo isa-isa. 1, 2, 3, 4, 5. So, yeah, 5 times 1, 5. 5 times 2, ganun din, no? Sa skeptic, 5. Bawat bagsak is 5. 10. Dito, hindi ako nahihirapan dito kapag table 5. Dahil si bata, mabilis mag-skip counting sa 5. 5, 10, yan. So, 5 times 2 is 10. Next, 5 times 3, 5, 10, 15. 5 times 4, 5, 10, 15, 20. 5 times 5, 5, 10, 15, 20, 25. Mabilis po yung mga bata dyan. Pero pa rin sa mga hindi pa rin mabilis mag-pick up, isa-isahin mo, 5 times 5, hindi 5 bawat daliri. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos dilipat mo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. See? So, sa table 1 to table 5, yun po ang ating technique, no, sa part 1. Kuha? Ayan. Okay ba? Okay. So, sa part 2 po natin ay yung sa table 6 to table 10, medyo mas sometimes mabilis para sa atin.
mabagal naman pa iba. So, ang bilang naman dito sa part 2 natin is 6, 7, 8, 9, and 10. Tapos dito naman ay 6, 7, 8, 9, 10. Okay? So, tandaan sa part 2, we have 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. So, you have to identify the parts of your fingers kung alin yung 6, 7, 8, 9, and 10. So, those, yan ay para sa mga table 6 na hanggang 10. E, paano kung magiging 6 times 2 na? O, babalik ka doon sa part 1. Naggagawin mo 2 times 6 doon sa tinatawag natin nga properties of multiplication, the commutative property. No? Baliktarin mo yung factors. Same din yung result doon sa part 1. So, doon sa part 2, okay, ulitin natin, ito ay 6, 7, 8, 9, 10. So, ito lang yung mga sa 6 times 6, 6 times 5, 7, 6 times 8, 6 times 9, 6 times 10, and vice versa. Okay? Ayan. So, start tayo sa 6 times 6. So, we have 6 times 6. Pagtapatin mo lang yung 6. Ito yung 6 side, and ito si 6. So, ito nagtapat. Pag nagtapat sila, no, wala siyang mga daliri sa baba, ang bilang mo dito sa bawat isa ay 10. So, ito ay 10, 20. Tapos yung mga natira sa taas, bilangin mo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, and 4. So, we have 4 times 4 is 16 plus 20 is 36. Okay? Next, 6 times 7. So, ito ay 6. 7 na part. 6, 7. Okay. 6 and 7. So, mayroon po sa baba ng 7. Dapat ang kamay pala, ganito position na nakaharap po sa bata. Bawal po ka nun. Dapat nakaganito. So, ito yung 6. Ito yung 7. So, sa tapat no, magkatapat yung 6 and 7, ang bilang po dyan ay 10. Kasama yung number sa baba ng 7 na 6. 10 din yung bilang. No? So, that is 10, 20, 30. So, itong part na to ay 30 na siya. Yung natira sa taas, dito sa taas ng 6 is 4. Dito naman ay 3 sa taas ng 7. So, imultiply mo yan gamit yung part 1 na 3 times 4 is 12 plus 30. So, 6 times 7 is 42. So, that's it. And dito naman sa 6 times 8, ililipat mo lang dito sa 8 na part. Ito yung 6, ito yung 8 na side, di ba? 6, 7, 8. So, bibilangin mo rin po ito ng 10. No? 10, 20, kasama yung sa baba. 30, 40. So, meron kang 40. Tapos yung remaining fingers dun sa taas, i-multiply mo. That is 2. Tapos ito is 3. 2 times 3 is 6. So, this is 4. 4 pala dito. Tapos ito ay 2. 2 times 4 is 8. That is 48. Okay? 6 times 9. Ito yung 9. Bilangin mo rin 10, 20, 30, 40, 50. So, 50 ang natira sa taas. 1 and 4. 4 times 1 is 4. Plus 50, 54. Next. So, 6 times 10. Ito po yung finger mo sa 10. No? So, bilangin mo ito. 10, 20, 30, 40, 50. Then, 60. So, 60. Ang sa taas, wala na po natira dito. Ibig sabihin, 0. Ito ay 4. See, 4 times 0 is 0. No? 0 property. Ayan. It's 0 property. Any number multiplied by 0, the answer is 0. Kaya, 6 times 10 is 60. Ayan. Ako na. Okay, let's proceed to 7, table 7. So, ito yung 7, no? Dito, 6, 7. Ito yung table 7. Okay? Yan. So, 7 times 6. Itapat mo yung 7 dito sa 6. Ulitin ko lang. Tagti-10 ulit yung bilang. 10, 20, 30. So, mayroon ka ng 30. Tapos, ito ay 4 and 3. Okay? 4 and times 3 is 12. 7 times 6 is 42. Kasi 30 plus 12, 42. Next, 7 times 7. O, dito, tapat mo yung dalawang 7. Yan. Yan. Sa baba niyan, bilangin mo rin ng 50, 10.
So 10, 20, 30, 40. So apat po yan, 40. So may natira na 3. 3, 3 times 3 is 9. So 40 plus 9, 49 yung 7 times 7. Then 7 times 8. Ito po, 7 times 8. Kasi ito ay 6, 7, 8, 6, 7. So lahat po ng fingers mula doon sa 8 and 7, simula sa baba, bibilangin ulit ng 30, 10. 10, 20, 30, 40, 50. So you have 50, then natira is 2 times 3 is 6. So 6 plus 50, 56 ang 7 times 8. Ayan. Next, 7 times 9. Ayan, ito yung 9. Oh, 6, 7, 8, 9, 6, 7. 7 times 9, bilangin mo ulit tagte 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. So you have 7 times 9, you have 60. Tapos yung natira ay 1 times 3. 1 times 3 is 3. Tapos plus 60, 63 ang 7 times 9. Okay? Then 7 times 10, yan. 7 times 10, ito 10. Dito may 50 ka na sa kabila. Ito ay 60, 70. So, may 70 ka na. 3 times 0. 0 ito. It's 6, 7 times 10 is 70. Ayan, nakuha na. 7. Multiplication. Table 7. Ayan. Next, sa 8. So, ito po yung 8. No? Table 8. So, ayan. So, 8 times 6. O, ayan. No? Ito yung 6 sa kabila. Tapat mo lang yan. Bilangin mo ulit tagti 10, 10, 20. Paulit-ulit lang po yan yung process, no? Or procedure. 10, 20, 30, 40. So we have 40. Tapos natin la is 4 times 2, 8. So 8 times 6 is 48. Next, 8 times 7. Ito 8, ito is 7. Yan. 10, 20, 30, 40, 50. So 50. Tapos 3 times 2, 6. So 8 times 7 is 56. Ganon. Next, 8 times 8. Oh, ito, 8 times 8. To 10, 20, 30, 40, 50, 60. So, may 60 ka. May natira is 2 times 2. 2 times 2 is 4. And 60 plus 4, 64. And 8 times 8. Next, 8 times 9. Ayan, no? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 2 times 1 is 2. So, 70 plus 2, 72. Ayan, di ba? Then, 8 times 10, automatic po yan. 8 times 10 is 80. Dahil ito ay 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Dahil ito ay 2 times 0 is 0. So, 8 times 10 is 80. Next naman ay 9. O, ito na yung 9. Table 9. O, 8, 9 times 6. O, 9 times 6. Itapat mo lang yung 9 and 6. Then, bilangin mo na 10. 10, 20, 30, 40, 50. So, mayroon kang 1 times 4 is 4. 9 times 6 is 54. Next, 9 times 7. Yan. 2, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 3 times 1, 3 plus 60 is 63. So, 9 times 7 is 63. 9 times 8. Oh, yan. Then, bilangin mo ulit, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. O, 9 times 8 is 70. Tapos plus 2, 2 times 1 is 2. So, you have 72. 9 times 9. O, ito yung 9. So, bilangin mo ito, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. So, you have 80. May natirang 1. 1 times 1 is 1. 80 plus 1, 81. Next, 9 times 10. Okay. So, we know 9 times 10 is 90. Paano natin patunayan? Hindi, bilangin mo ulit tagti 10 to. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. So, 9 times 10 is 90 dahil wala na po dito finger natin sa kabila. That is 0. Ito ay 1. 1 times 0 is 0. That's why 9 times 10 is 90. Next. Oh, 10 times 10. Ito, 10. 10 times 10. Then, lahat po ito tagti 10. Ganun dito tagti 10. And 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So, 10 times 10 is 100. Okay ba? Okay? Ayan. So, thank you.
Paki-share po lang po yung ating video para marami po mga bata, mga estudyante at magulang, no? Siyempre na nahihirapan po magturo sa kanilang mga anak, no? Itong paggamit ng ating kamay, ating mga daliri para pag-multiply. So, kung nakita nyo kung paano mag-multiply ng numbers gamit po ng ating kamay. Ayan. Magagamit po yan, no? Kahit saan po tayo pupunta. Ako hanggang ngayon, no? Pag nag-multiply, nakalimutan ko. Gumagamit pa rin ako ng aking kamay sa pag-multiply, no? Dahil nakakalimutan natin yun, eh. Mahirap mag-memorize sometimes. Kaya mas okay yung meron tayong tool na magagamit para mag-multiply. So, pakishare lang po ang ating video sa mga parents natin, sa mga estudyante natin, sa mga anak natin, o sa mga classmates po ninyo para matuto din sila pagdating sa multiplication table. Thank you!